gusto mo. Yan, Momoy, ang tagal mo naman magtagay. Para kasi guyo. Akin na. Hindi, yan ito. Binago ko ng reglamento. Walang dayan, ha? Wala, oh. Bahay, bilis naman yung tagay. Ang bagal makarating dito, ha? May bago tong pata ka na, ha? Salamat sa kaugalian. Ang pit ng baso sa kanan. Parang ng patak lang eh. Yan ang reglamento ko. Ba. Sino ba yun yan? Ako. Pinagay mo yan. Tama lang. Sarap yan. Ako, may dyan na ako. Sige. Maling. Huwag na lang. Kain tayo. Hindi ko na mabilang ang kinukuha nila. Huh? Bakit mo kakasar? Alam mo, hindi ka babayaran. Haning, tama na. Oh, Victor. Mabuti pa, malis ka na. Baka mapaginitan ka pa ng labas. Oh, tiga muna. Okay, kuha na tayo. Huwag ka magkawahan, huwag magkagawan.
Nakaubos ka na pala ng paninda mo. Atay Ben. Mahilig ka ba sa ranggola? Oo. Kaya lang ho eh. Hindi bali. Eto, magpagawa ka ng mas malaki kasi dyan. Ha? Salamat po, Tatay Ben. Nay! Nay! Oh, Victor, may dela ka. Saan ka kumuha ng pinabili mo niyan? Hey, Tatay Ben, binigyan niya akong pampagawa ng saranggola. Binili ko na lang panset. Halika, ayusin na natin. Hey, kay nanay to eh. Nay, may pasalubong po ako sa inyo. Narinig ko nga yun, anak eh. Pero bakit hindi pa binili saranggola? Matagal mo nang gusto yun ah. Oo, pero mas gusto ko naman pong kumain kayo ng masarap. Tayo na po, Nay. Oh, Atilita, kumain na po tayo. Inay kasi, laba kayo ng laba eh. Di po ba may sakit kayo? Mabuti ng pakiramdam ko. Apurahan lang kasi na tinanggap kong labada, kaya ako ginabi. Violet, tulungan mo ko. O anak, kamusta naman ang paglalako mo? Ganun pa rin po, katulad pa rin po ng dati. Lagi po ako nakakakita ng away. Kanina nga po, may nagpapatayan pa eh. Bakit po laging ganito sa atin? Para ka naman bago ng bago sa tundo. Halika rito, anak. Masarap ito, ah. Mga anak, kinagisnan ko na sa tundo na parating laging may gera. Kasabihan nga noon, dito daw sa tundo, nandito lahat ang matatapang, mamamatay tao at mga kriminal. Ang ibang tao ay natatakot pumasok dito sa lugar natin. Hindi naman tubuntundo ang lahat ng gumagawa ng masama. Maraming tao, iba-ibang lugar ang pinanggalingan. Natural, iba-ibang ugali. Wala pa naman silang trabaho. Nagkataon lang eh, dito sila sa tundo napatira. Pero di ho ba kasabihan din na, basta laki tundo, matapang? Oo, anak. Dito sa tundo, hindi maaari kalahati lang ang tapang mo. Kailangan bumbo. Ako, nanay, di ba yaring tundo ako? Purong-puro ka, anak. Alam niyo, nanay, paglaki ko, gusto ko maging pulis para muhuli ko yung mga salbahe. Mahirap yata yun, anak. Hindi ho, alalayan niyo naman ho ako eh. Lagi kitang aalalayan. Victor, peram naman ang notebook mo. Hindi mo nakagawa ng homework kagabi. Baka pagalitan ako ni Sir. O, eto. Salamat, ah. Sino nag-umpisa dito? Siya po, ma'am. Bigla niya ako sinantok eh.
Oo nga, ma'am. Siya nga po unang nagsimula. Siya pa nga unang nanuntok eh. Diba? Alam ako! Bakit, Victor? Eh, siya po kasi, ma'am. Eh. Pinunit niya po pantalong ko. Ito na nga lang pong maayos-ayos kong pamasok. Ano sinira? Dati na punit din ah. O, sige. Lahat kayo mga nagsipag-away ngayon, maglilinis kayo ng kubeta. Pati po ba ako, ma'am? Wala naman po akong kasalanan eh. Lahat kayo. At bukas, pagpasok mo, kailangan natahin na ang pantalon mo. O kaya, magpabili ka na lang ng bago. Sayang ang talino mo, anak, kung titigil ka sa pag-aaral. Hindi ko naman po gustong tumigil, pero wala na po tayong pambayad sa matrikula. Oh, baka naman kaya gusto mong tumigil na api ka sa eskwalahan. Hindi ho, baliwala ho sa akin yun. Sanay naman po ako maglinis ng kubete. Eh, paano ang pangarap mo maging pulis? Hindi ka pwede kung fifth floor lang inabot mo. Anong fifth floor? Grade 5. Magtatrabaho naman po ako eh. Kaya pwede rin po ako mag-aral sa gabi. Maghapon po ako maglalako araw-araw. Di mas marami po akong tutubuin. Nanay, umalis sila. Birthday ko ngayon ah, ba't sila umalis? Ewan ko. Basta ang sabi, isuot mo daw itong pansamba mo. Wow! Bago ah! Sporting. Ba, si Victor to ah. Nga no. Siya nga. Nga. Hindi dahil dyan, hindi tayo maglilinis ng kubete. Datihan natin ah. Ba, Victor, bis na bis tayo ah. Eh kasi, birthday ko eh. Sige ah. Sige. Victor! Happy birthday! Mga putang ina nyo ah! Wala na ba kayong kayang lokohin kundi ako? At lalaban ka? Wala nang teacher na awit sa atin ngayon dito! Sige, putikan niya! Sige! Laban! Sige! Ano? Kaya ka lalaban! Lalaban ka? Ay, ito! Lalaban ka! Sige, dito! Lalaban ka! Ayun! Lalaban ka! Mga putang inyo ah! Mo. Sina ko na to? Pinaway po ako! Hayaan niyo siya! Hindi akong konsintidor ang ina. Pero pag pinalakpas ni Victor, ang pagbabasto sa kanya ngayon, mawiwili sila. Hanggang sa lumaki siya, habang buhay, babastusin siya. Tige anak, ipaglaban mo ang pagkalalaki mo. Buhin din naman pala sila paglinabanan. Pareho lang sila ng pumatay sa tatay mo. Akala ko ba'y sasakit na matay ang tatay? Sino pumatay sa kanya?
Bata ka pa para malaman mo buong katotohanan. Pero nanay! Anak, huwag matigas ang ulo mo. Tayo na. Gutom na ang kapatid mo. Sige na. Ano yan, almusal? Ay, Momoy. Nasintensya na pala si Mang Ben sa kanyang kaso, ah. Oo, nabasa ko na rin yan. Wala tayong magagawa. O, almusal mo. Victor, ikaw na bata ka. May tinatago ka pala. Balita ko nang habol ka ng taga. Hindi naman po ako nag-umisa, sila naman po eh. Bakit di ka pumasok sa eskwela? Tumigil na po ako para makatulong sa nanay ko. Wala na po kami pamatrikula. Kung gusto mo, sa akin ka magtrabaho. Walang kwenta pagtitindang yan. Kukunti ang kita, pagod ka pa. At saka trabaho ng babayan. O ano? Anong klaseng trabaho? Victor, ito sa'yo. Salamat, ho. Mang Momoy. Saka na. Tara. Mambaldo, bakit hindi nila ng pulis si Maning? Nakapatay. Murder ang kaso. Ang ganda ng tugtog, ano? Yan ang paborito ko. Si Pero. Ah, Victor. Pumula kayo. Ano ho ba ang atin? Pinatatawag ka ni Momoy. Bakit ho raw? Importante daw. Nako, mahirap pala itong laipong pera kapag dumating ang ganitong kagipitan. Ito ang aking 45, ha? Isang lamo. Kahit 1,000. Saan mo nakuha ito? Kay Bang Momoy. Bakit? Gamit ng tatay mo ito. Tandang-tanda ko. Hindi ako maaari magkamali. Tingnan mo marka, oh. Bakit ang papunta kay Mang Momoy yan? Ayaw ko na sana sabihin sa iyo buong katotohanan nangyari sa iyong ama. Baka kung ano pang pumasok sa isip mo. Magsabi kay Nainay. Sige na. Ang ama mo, isa sa pinakamatapang na lalaki dito sa Tondo. Hawak niyang pok natin. Subalit, masyadong mainit ang ulo. Nakaroon siya ng maraming kaso. Nakulong siya sa munti na matagal na panahon. Subalit, nalumabas siya. Ipinagbuntis kita. Lumalakad pa lamang sa 6 na buwan ang aking kabuntisan. Nang patraidor nilang patayin, ni na Momoy ang iyong ama. Momoy? Dati ba siyang kalaban? Hindi. Dating kanang kamay. Si Momoy pang ang humawak sa teritoryong ito ng walang iyong ama. Pero hindi nagtagal. Nagtatag siya ng sariling grupo niya. Akong nag-iingat ng baril na ito. Nang siya'y nasa kulungan, napalabas lamang ito nang hiniram ni Momoy sa tatay mo. Nang iabot daw kay Momoy, mabilis niyang kinasa at sunod-sunod pinaputukan sa mukha at sa katawan ng iyong ama.
Ito silang nagtulong sa pagpatay sa iyong ama. Mga buhay pa ba sila? Dito mismo bumagsak ang tatay mo. Alas 4 ng hapon. Marso 15. Ito ang pera na pinagsalalambarin ninyo. Salamat. Tuloy ka, tuloy ka. Bakit ganyan ka tumakatingin sa akin? Wala. Naalala ko lamang si Mani. Naawa ako sa kanya. Huwag kang magkalala, huwag kang magkalala. Malapit na. May lalabas pa na siya at maayos ko na ang kaso niya. Halika muna magkape. Napakaswerte na inyong mga sa pagkakaroon ng isang mapagkalgiling mga katulad ninyo. Talaga naman. Mag-Momoy, meron sana akong gusto ipakiusap sa inyo. Kung hindi kayo magagalit. Mapu ka muna. Mapu ka muna. Mapu ka. Salamat. Yeah. Ano ba yun? Ito naman ho eh kung papayag lang kayo. Binabala ko kasi na pagmaneho ng jeepney. Diba? Para kumita lang konti. Kasi may sakit ko sila eh. Kung Biyernes lang naman tayo kumukulekte. Hindi papalya ako pagdating ng Biyernes. Ayos ba, Torne? Ang tatay ko. Pinasasabi niya habang nilalakad ang iyong kaso, eh mag-relax ka muna rito. Relax? Paano ko mapag-relax dito, Torne? Pambihira naman siya. Ano ba akala niya rito, Sinihan? Torne, ang hirap ng buhay dito. Ang hirap ng buhay sa loob. Torne, ang piyansa ko ayos na. Yung pa nga isang problema eh. Ayaw pumayag ng husgado na mapiyansahan ka. Nobel recommended. Ako si Victor. Ikaw, anong pangalan mo? Zenny. Sana araw-araw may sakay kita para meron akong laging magandang pasero. Di ba iglesia ka? Oo. Bakit mo alam? Eh, kasi iglesia din ako eh. Nakita na kitang sumamba eh. Naku, teka, baka may makakita sa atin na magkasama eh, sumbong tayo kay ministro. Eh, ano yun? Eh, talaga namang gusto kong makipag-usap kay ministro. Bakit? Sasabihin ko sa kanya na makakasal tayo. Napapansin ko sa iyo, Victor. Araw-araw ka na lang yata nag-i-ekis ang kalendaryo. Ito lang ang pinakahuli kong marka. Eh yan, A15, bakit po lang X? Anong ibig sabihin yan? Fecha na kamatayan ni Teyan. Kaya bukas, Biyernes, maghahanda kay Nainay. May bisita akong darating. Tayo na, Mang Momoy. Hindi mo muna pinagbis. Nakakaya naman... Ayos lang ho yan. Marami ka bang bisita? Meron din ho siguro. Mang Momoy, wala ba kayo naalala na nangyari sa lugar na ito? Naalala? Anong ibig mo sabihin? Wala ba kayo natatanda na nangyari dito? Maraming tolang nakaraan. Meron. Marami nangyari dito, ah. Tungkol sa ama ko. Matagal ng panahon yun, ah. Akala ko limot na nangyari. Ano yun na dapat ay lumutang?
Sabihin niyo sa akin ang gusto kong maalala ninyo. Yung tatay mo, dito ko napatay. Napatay o pinatay? Anong baril ang ginamit mo sa kanya? Yung pinasangla ko sa iyo. Ito ba? Victor, halos sa akin ka na lumaki ah. Mabait naman ako sa iyo. Kalimutan natin matandang alitan. Natatanda mo pa ba ang oras at petsa at pinatay mo siya? Limot ko na. Hindi ko matandaan eh. Mag-isip ka! Mga ganito rin oras. Alas 4. Petsa ano? 15. 15 ng Marso. Pareho ng lugar. Oras. At petsa ng buwan ngayon ang patay mo siya. Kung ikaw ang anak ng nasawi, patatawarin mo ba ang kriminal na iyong ama? Ha? Kinsir nito. Kinsir. Victor! Adal, si Victor, ayos na? Relax ka lang, tol. Lagi lais mo naman ako eh. Saka pa, paano namin magagantihan yun? Nakakulong sa bigutan. Bakit? Sila bang maaaring pagigantihan? May mga kamag-anak yan eh. May nanay yan. May kapatid yan. May mga kumpari yan. May mga kasama yan eh. Bakit hindi nyo kanayin? Basta't Lopez, banatan nyo! O baka hindi nyo naman kaya, bakit hindi ko humingi ng tulong kami si Brino? Kay Takyo, kay Bonnie, o maski sino demonyo, tutulungan kayo noon. Pambihira naman pala ito si Maneng, oh. Hindi namin sila kailangan. Mas may prueba kami ngayon kaysa kanila. Maring noon, sikat sila, pero ngayon kami na. O, yun naman pala eh. Ba't hindi nyo gawin? Tak, tak, kailan, tak, tak. Magkano ito? Saan yung lagbo? O, yan. Yan ang selda mo. Salamat, tata. Kosa! Long time no see. Mabuti na lamang dito ako nabiyay. May bakante pa rito? Oh, may bakante pa rin. Oo, oh, ito. Kosa, sino yun? Mukhang maporma. Victor Lopez Jr. Yan ba? Di ba yan ay maaari doon sa kukosa natin? Kimomoy? Oh, ba't nandiyan ba yan? Hindi niya pa nangyayari. Pumapalag eh. Pero ngayon siguro pwede na. Nandito ka na eh. Kaya na natin banatan yan. Victor! Pag dumarating ako, tatayo ka, ha? Hindi ba kilala? Bakit? Sino ko ba? Hindi ako kilala. Tayo. Tayo dyan! Yan, ganyan! Matuto kang rumispeto. Sige, Lod. Lod! Baka gusto mong paluhurin kita suntok. Lod! Bakit ako nunood sa'yo? Diyos ka ba? Thank you.
sabi? Kaya mo? Lulod! Oh, luluda! Luluda! Salamat, kaibigan. Ano ang pangalan mo? Kanor. Salamat muli. Buti na lang ngayon, nakapagtago kayo kina Alisabel. Paano na kami ngayon, Victor? Saan kami tutuloy? Baka sundan kami ng mga yun, eh. Kung isama ko kaya sila sa Giginto, sa Chuantoy mo, payag ka ba? Aba, maganda yun. Ingat ka, ha? Steny, ingatan mo yung baby natin, ha? Sayang yan, ha? Antoy, siyang manugang ko. Jenny, siya naman ang matandang kapatid ng asawa ko. Inay, dito na ako ba tayo titira? Kundi makakabigat sa tiyo mo. Naku naman tong hipag ko. Bukas ang aking tahanan para sa inyong lahat. Maluwag na maluwag tayo riyan. Eh, Antoy, may problema ako eh. Ano na naman yan, hipag? So, Antoy, ang asawa ko ang nakakulong sa bikutan. Paano nyo kaya si matutulungan? Bikutan? Teka. Sino kayang malalapitan natin doon? Si Mambino. Tama. Si Parin Ben nga pala. Nakakayaman sa'yo, pare. Eh, naglakas loob na akong bumarito dahil sa ang mag-anak na kumari mong Elisa ay nasa akin sa Giginto ngayon. Dahil sa banta ng mga kaaway ni Victor na sila ipapatayin. Maaaring totoo yun, sapagkat kilala ko mga kaaway nila eh. Hindi nagbibiro yun. Paring Antoy, ano bang talaga ang kailangan mo? Pare, balita ko kasi marami kang kilalang malalaking tao. Baka naman pwedeng ilapit si Victor upang makalabas na sa bikutan. Oh, kung tutusin mo naman, ang nadisgrasya niya, isang kriminal na pumatay sa kanyang ama. Paring Antoy, gagawin kong lahat ang aking magagawa. Matulungan lang si Victor. Victor Lopez Jr., natanggap ko na ang release paper mo. Sana'y huwag ka nang babalik sa bilangguang ito. Magbagong buhay ka na. Congratulations. Salamat, Tatay. Sinabi ko na hindi ka magtatagal dito eh. Paring Antoy. Salamat. Nay. Mahal. Ito. Bayaw? O bayaw? Mang Victor, congratulations. Nabati kita, Victor. Mabuti, nakalaya kayo agad. Okay, ah. Bakit hanggang ngayon wala pa nangyayari? Si Kuya, high blood na naman. Hindi naman kami nagpapabaya. Wala lang kami magandang tiyempo. Tsaka hindi naman yun ang pinunta namin dito eh. Babalita namin sa'yo. Laya na si Victor. Tangina niya. Naunahan niya pa akong lumaya, ha? Totoo ba yan, Angel? Oo, Maning. At doon siya ngayon nakatira sa teritoryo ng Mang Ben. Hindi basta-basta napapasok ang lugar na yun. Delikado. Yan! Lumabas na ang mga baho nyo! Daday-day lang pa kayo. Puro kayong mga duwag. Ikaw, Joe. Ito ang tandaan mo. Wala sa lahi natin ang mga urong ang bayat. Kakanayin ko yun. Hindi siya. Manuel Manalili, as he had haughtily announced, did escape. On his way to trial, he overpowered his escort, a Metrocom agent, and killed him with his own Armalite. Oh, ito.
Masyado tayo. Pagkain natin kakanain ito. Masyado maraming otat. Simple lang. Hintayin natin dito sa labas. Mali obra mo. Babi na naman, nakakasawa na yan eh. Meron pa tayong kare-kare dito. Oo yan oh. Basta ayoko niyan. Gusto ko pansit. Bili mo ako. Ito si Sinada. Talo pa naglilihi. Wala si Chito. Wala tayong mautusan. Eh di ikaw. Malapit lang naman ang pansitiriya dito sa atin. Andiyan lang sa kanto. Ako na lang ang bibili. Pagbigyan na natin yung buntis. Alam naman ninyo, ang gusto niyang kain ng kain eh. Kayo na lamang, Chonte. Medyo tinatamad ako maglakad eh. Huwag na, Vic. Meron ako. Salamat. Maneng, iyan ni Victorina. Ganon ah. Bibigyan ko ng pahimbagas ang matandang ito. Nasa ganoon naman eh, hindi maaksaya ang araw ko. Osa, bakit? Data na yan ah. Papatuloy mo ba natin? Mga toy, mukhang ginagabi ho kayo ah. Magpapabarot lang ako ng pansit. Inom ho tayo. Huwag na. Hindi na naman ako magtatagal eh. Miss, pakibalot nga na isang pansit kisado. Kosa, kung ayaw mo, kami. Halika na, oy. Sira ba ito? Bakit to? Ito ang pinindot ko. Ito ang tumugtog. Siguro nga ako. Matagal na nga ako hindi napapaservisan yan eh. Papalitan ko na lang mo yung coins. Hindi na bale. Mga toy, mukhang napakalungkot ko yata ang pinatugtog niyo. Sira daw yun eh. Hindi naman yun ang pinatugtog ko eh. Ang gusto ko, Beatles. Maupo ko kayo. Sakay! Mga toy? Mga toy? Kain na lang mga. Ayoko. Nahihintayin ko yung pansit ko. Rusty, ano nangyari? Si Antoy! Nabaril! Victor! Victor! Si Mang Antoy! Binaril! Doon! Si restaurant! Patay na siya. Wala ba nakakita sa inyo kung sino pumatay? Ako, nakita ko. Pare, tulungan mo ako. Alang-alang sa matanda. Sige na, pare. Huwag kang matakot. Yan ang kalahati. Pao ng bayan. Makukuha niyo ang balanse. Pagpatay na si Victor. Sige. Scared na kami. Kasa, baka gusto niyo tumama muna. Pampainit. Ngayon na. Pag nakuha na namin yung balanse. Pare, atid namin yung isang kanto. Wala
muna sa inyong lalabas dito sa lugar natin. Masyadong mainit eh. Ngunit kapag sila'y nangahas na lumusog dito, iba na ang usapan. Ako na ang makakalaban nila. O ikaw, ano ka? May iwan lang ako dito. O sige, Victor. Ako'y mauna na. Magpapahinga na ako. Kailan nga ba libin yung mga antoy? Bukas. Victor? Nay? Halika muna. Bakit o, Inay? Pag ayos-ayos ka na, sa giginto tayo matutulog ngayong gabi. Para bukas, makipaglibing tayo sa tsaantoy mo. Magpabukas na lamang tayo, Inay. Kasasabi lamang ni Tata Ben na delikado daw lumabas. Maneng, yung reseta yung binigay ko sa'yo, huwag mo lang kalilimutan. At mga isang linggo lang, magaling na yan. Ayos, Doc. Hindi ko makakalimutan. See ya. Alis na po, Maneng. Abel, nakapagpatala ka na ba ng mga bodyguard natin sa ano? Sa giginto? Ayos na, nandun na. Maneng, huwag mo sanang mamasamain. Kung kami, humiwalay mo na sa'yo. Subok mo na kami, iho. Mga tapat na alagad ng tatay mo. Sa labanang ito, kakalas na kami. Kami matatandan at mayihina. Argagado na kami sa labanan. Sana, maunawaan mo kami. Ayos lang. Kung yan ang gusto nyo eh. Makakauwi na kayo. Si Mang Lucas nga pala, bakit hindi nyo kasama? Nagdaan siya sa bahay kanina. At pinasasabi niya, na pinasundusan ng kanyang anak na nakatira sa Paranaque. Doon na muna daw sa mamimirmihan. Maneng, mabuti na nga, umiskyerda sila. Eh, nakakabigat pa yun sa atin eh. Huwag kang mag-alala, Maneng. Marami tayong kakosang makukuha. Matitigas at mga palaban. At kakatiwalaan pa. Limbawa, Mariones. Kagalangin, Rebosa! Ano nga ka mo ang trabaho ni Lucas? Pare, namumulot ng butel dyan sa Paranaque. Eh, bakit din nila tayo dinadala? Tama na yan, tama na. Mag-inuman na lamang tayo. Toma, bottoms up. Para sa mga laos. Tagal, tagal, tagal. Sino laos? Sino pa? Eh, di tayo. Baka ikaw. Maswerte si Maneng. Kung hindi lang naging anak ng kaibigan natin si Momoy, yari na siya sa akin. Hindi ba, ha? Tama ba? Inisulti niya tayo. Lalo niya si Aken. Matapos tayo, pakinabangan. Basura na tayo. Kung narito sana si Lucas, sigurado, tama lang yun. Huwag niyong intindihin ng wala. Ala kang narito. Itong intindihin ninyo. Hala, mag-inuman tayo. Boss, ito na lamang ang kaligayahan natin. Mahirap pang tumatsanda. Para hindi kayo mahirapan, sisingilin ko kayo ngayon. Yes, sir. Bruce, tumawag ka sa homicide. Yes, sir. Wala ba nakakita sa inyo kung sino naman dito? Wala ako. Tao. Victor! Tag! Tag, Victor! May sakit na nasawa ko. Masyado na ang paghihirap niya.
Sahol pa siya sa patay. Report back to Joel. Joel was the Holy Ghost book of the Old Testament. Many of the writers make much of that which was to come. Hello? The old economy of God. It's the one that he quoted on that day of Pentecost. When he said, these are not drunk as you suppose, but the 30th day. That was spoken by the prophet. And we will revert back to it. It's the sound of Pentecost. Christianity are that which Victor. Oh, Victor, dito ka rin ba nakatira? Hindi. Oh, eh, bakit nandito ka? Hinahanap kita. Bakit? Sisingiling kita ng utang mo sa tatay ko. Abay, hindi ako kasama rin, Victor. Si Momi lang. Malas lamang nino. Napadala man lang 6 na buwan ang ginawa ng kapatay sa akin naman. Hindi na sana ako pinanganak. Wala nang Victor Lopez Jr. na mag-iihante. Victor, matanda na ako, Victor. Matanda na ako. Victor, humihilap na mabuti itong tiyang ko sa lakas ng sipa ng anak mo. Siguro lalaki yan, kaya malakas sumipa. Para, sandali lang. Pwede po magtanong? Bakit o? Sino lang ba si Victor Lobos Dilo? Ay, hindi o. Marami na po. Baka naman kilala mo. Oo, kilala ko. Dungin sa bayan naman, Ben. Nandungin. Dito, ito, ito ako. Baka manganganak ka na. Victor! Bakit? Sige, ano yan? Si Jojo, ba't mangupa niyang tao? Nag-aabang siya sa kanto. Victor, dala na ako sa nangyari sa iyong ama. Ayoko nang maulit pa. Bago kanila mayari, unahan mo na sila. Tama ba? Tama ho, Inay. Sandali lang. Victor! Mapapaanak na yata ako. Huwag mo na ngayon, Sandy. Marami pa akong gagawin. Tumitindi na ang sakit eh. Pigilin mo. Lasa mo loob mo. Mahirap mayari dito yan, ha? Matitimbog din tayo. Wala tayong lalabasan, kundi itong pinanggalingan natin. Oo nga. Isa pa pag pinasok natin yan, makakatalo natin si Mambin. Tabla na ang laban natin. Di, hintay na lang natin lumabas. Puka muna. Kargado na ito. Naka-safe lang.
Inay. Huwag ka mag-alala sa kanya. Akong bahala. Dadali ko siya sa ospital. Victor, mag-ingat ka, anak. Mag-ingat ka. Kailangan maiganti natin si Jojo. Huwag kang masyado maparado. Lahat ng ikikilos natin ay dapat nating ilagay sa lugar. Sa lahat na kakosa ko, ay si Jojo ang pinakamalapit sa akin. Kahit kung ayaw mo akong samahan, ay solo flight ako. Angel, dala ko ang bayad ko kahit saan ako magpunta. Alam mo yan. Pero ang hindi mo alam, kung gano'ng kasakit naman ang bala, hindi mo malaman kung sino ang tatawagin mo. Kung ang Diyos o ang demonyo. Relax ka lang. Ito ang dapat natin gamitin. Hindi yung puro tapang. Gigil. Kailangan natin diskarte. Tagal na panahon bago ko nangyari ang mga pumati sa inyo. Taga-tuloy. Pare, bigisin mo. Boss, pasensya ka na, mahina pasada. Ano? Mahina akong pasada. Ah! Kailangan mo namin ng pera dahil masakit ang aking anak. Wala akong pakialam! Basta maglagay ka! Kailangan ko lang boss ng pera dahil masakit ang aking anak. Pagbigay ka! Pare, wag! Bakit hindi mo pagbigyan yung tao na kikiusap naman sa'yo? Kung makialam dito, ha? Pati ikaw, ang obligasyon mo, akin na! Obligasyon? Oh, ano pa? Huwag na kayo tumulong! Kaya ko ito! Hindi, boss! Hindi, boss! Hindi ako lalaban! Huwag na kayo magdidelay siya rito, ha? Sabihin ko sa mga mamaya! Manager, mahigpit ang banta sa atin ni Victor. Papatayin na tayo, pang tayo hindi tumigil. Mabigat ang mano ng hayop na yun. Matapang, ha? Gusto niya akong kataluin, ha? Baka hindi pa niya ako kilala. Sige, umuwi na kayo. At ako nang bahala kay Victor. Thank you.
bandido yan. Sige, takbo. Huwag mo akong patayin, Victor. Wala naman ako atraso sa iyo eh. Anong wala? Ipinangangako ko sa iyo, hindi na ako magpapakolekta sa mga driver ng Tom. Hindi na ako uulit. Patawarin mo na ako. Victor, maawa ka sa akin. Marami akong anak. Maliliit pa sila. Kung papatayin mo ako, paano sila mabubuhay? Pasalamat kayo, kayo may mga anak. Kung wala, tapos kayo. Maraming salamat, Victor. Boss, Manager Ramo. Maraming salamat, oh. Victor! Huwag mo kong iiwan! Hoy, hoy! Papalo kami, wala kami masasakyan. Ano bang lugar to? Ang dilim-dilim. Paano kaya tayo makakauwi? Nang dumating ako sa barangay na ito, kayo ay may pag-aalinlangan at takot sa akin. Iniisip ninyo na ako ay isang masamang tao, nakamatay at napabilanggo. Natutuwa ko ngayon at papasalamat. Dahil ang takot ninyo noon ay napalitan ng pagtitiwala. Kahit ako ay piplor lang ang narating. Maaasahan ninyo na maglilingkod ako pati ng ating mga bagong halala councilman ng buong katapatan sa inyong lahat. Mga kabarangay, ang aking plataforma na nabanggit ko sa inyo noon sa aking kampanya ay masusunod at matutupad na lahat. Unang-una sa aking plataforma ay yung may mga masasamang bisyo, mga drug addict o user, ay aking patitinuin. At yun ang mga puser, kapag hindi sila nabilanggo, ay siguradong magpapamisa sila. Yung mga manggagaw, manggagahasa, manggagadyo, mga ulul, magsitigil na sila, sapagkat kapag sila'y nahuli ko, tiyak na magsisisi sila. Tungkol sa ating mga tahanan na squatters lamang, lalakarin ko sa kinuukulan para ang ating kinatitirikan lupa ay mapasa atin magkaroon ng sariling torrents title. Mga kabarangay ko at sa lahat ng mga taga-Tundo, sa inyong pangangailangan, Victor Lopez Jr. ang lingkod ninyo. Marami pong salamat. Magandang gabi ho sa inyo lahat, mga kaibigan. Ako ho si Ricky. Ricky Tita, kung tawagin ni German. Kakantahan ko kayo, huwag kaya alis. At siguradong hindi kayo makakaalis. Maghahanda si Chairman ng isang magandang salo-salo mamaya. Oh! Maestro! Yay! Maestro, tumawag po. Pambira ka naman kung makatawag ka sa akin para kong itira. O sige, sige na.
Ba't nilipas mo kamay, sir? O, sige, huwag ka na magagamo. Sambagsa. Bagsa. Sambagsa. Ayan, tiga, tiga. Masabi mo ba yung nilipas mo bagsa? Eh, sabi mo bagsa, eh. Masakali. Iliwan natin mo, ha? Masakali. Anong kali? Tundo. Intro. Tama, natural na, eh. Nag-hacking. Ngayon, hindi pa ako mukhang ninimertius. Hindi. Ang galing-galing mo. Talaga, Nay. Ate ka muna, Bayaw. Kamusta ka pala pag-aaral mo? Sabit eh, Bayaw. Inay, hindi rin lamang ako lang pagpatuloy sa pag-aaral ng pulis. Eh, si Bayaw na pag-aaralin ko, parang may pulis na matay sa pamilya. Tama. Thank you. Thank you, Bayaw. Kundi sa'yo, hindi ako malalalo eh. Alam ko naman, pare, lagi ako nasa likod mo. Hindi kita maaaring pabayaan, pare. Victor, maganda ang plataforma mo. Pero may pagkadelikado eh, sapagkat maaaring maraming nainggit sa'yo eh. Kaya kung mare, yung kargada mo, mare si sabaywan mo. Kahit na saan ka pumunta, dalin mo. Kahit na sa kubeta. Sinasabi ko siya sapagkat yan ang aking eksperyensya eh. At isa pa nga pala, huwag na huwag kang iinom sapagkat kapag narasing ka, eh, madali kang matatry ka. Ngayon mo, Tata Ben, susundin ko lahat ang pahingin niyo. Maraming salamat, ha. Wala kaming pambayad sa doktor. Salamat po, Chairman. Hindi ba naman batas ko rito? Wala akong pakialam sa batas niyo. Ano ko lang? Huwag na tatakbo. Ulol. Baba. Huwag na po. Sige! Sige. Dali mo rito ang pagkain. Ito na, Chairman. Oh, kain na kayo. Oh, sige, kain. Ayos pala dito eh. Hindi pala tayo papatayin eh. Oh. Alam niyo sa Muntinlupa, yung mga bibitayin, pinapakain muna ng masarap. Nako, wala nga pala akong gana kumain. Busog pa ako eh. Ikaw? Kakakain ko lang. Sige, kain! Chairman, patuwarin niyo na ako kami. Hindi na ako kami uhulit. Papa, huwag niyo po kami patayin. Puro niyo po, Chairman. Na po kami. Chairman, sige na po. Ito ang bagay sa inyo eh. Hindi po, Chairman. Gusto nyo? Hindi po. Ha? Hindi po, Chairman. Chita. Ito? Hindi po, Chairman. Ito ang gusto nyo? Opo. Chita, hawakan mo siya. May pabuntot-buntot ka pa, ha? Kakalbuhin ko kayo ngayon.
sige. Pais mo buhok mo. Magpakulod ka. Corin, ha? Oh. Dalawang kamay abot mo. Dalawang kamay. Puro balak ko baka ulo mo. Makakahawa ka pe. O sige, makakauwi na kayo. Teka. Sinabi Joe, nakasabi sa poste. Sa may kato ng Velasquez. Wala ka na. Walang tatakbo. Lakad lang. O, Chairman Berong, napasyal kayo. Ano yung atin? Ano ba yung mga yon? Mga adik, nahuli ko o pinalusahan ko. Naku, iyan ang sadya ko sa iyo. Sapagkat sa barangay ko, ay napakaraming ganyan. Maaari bang hindi ko lang makontrol, ay tulungan mo ko. Kaya nyo't pupunta ko kayo bukas. Siguro naman ay magtatanda na kayo. Kapag kayo nahuli ko muli, hindi lamang buhok ninyo ang tatanggalin ko. Tandaan ninyo, pati yan, nahawak-hawak ninyo, pupungusin ko yan. Wala nang adik-adik dito, ha? Tandaan niyo yan. Ang mahuli ko muli sa inyo, ay aalsa ko na yung yagba. Sigurado yan. Hoy! Yung apat, itila na ninyo. Tatanay na tayo sa ilog. Sabay-sabay kayong tatalon! Bakit hindi na kayo ulo?
Sabi ko sa inyo, baka nagbibigyan na naman kasi... Sasagupan na naman noong mga batang komando tsaka batang city jail. Ano?
Kalkis, tatay. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi, ano? Kanina pa ako kaya lamang, hindi ka tayo naistorbo kapag natutulog ka ng tanghali. Nagpunta dito kanina magang-magang si Kapitan Baleng, ah. Bakit daw? Hinahanap ka niya, eh. Magpapatulong ata siya tungkol sa barangay niya. Eh, kaso napahiya pa nga ako, eh. Dahil sarili ko asawa, hindi ko alam kung saan ko tuturo. Alam mo, Victor, hindi ko alam. Kinakabahan ako talaga, eh. Baka mamaya dumating na yung araw na sarili mo mga anak hindi ka makilala. Bakit ba ganyan ka magsalta? Eh, paano hindi ka na umuwi dito? Hindi ka na namin nakikita ng mga anak mo. Palagi ka na lang dyan sa mga barangay mo. Anong barangay yung sinasabi mo? Puro ka barkada, eh! Anong barkada? Wala akong barkada. Meron ako cabinet members, pero katulong ko sa barangay yon. Eh, ba't sa nanay mo may oras ka? Mas matagal pa nilalagi mo sa kanya kaysa sa pamilya mo. Alam, siselos ka sa nanay ko, kaya pala hindi mo siya binabate, ano? Sinayda, mahal kita. Pero mahal ko rin ang nanay ko, hindi mo mayayali sa akin yun. Sinabi ko ba hindi mo mahalin yung nanay mo? Hindi nga. Ah, hindi naman pala, eh. Pero magkasundo kayo. Eh, ayoko. Mahal ka na. Bumalik ka dyan sa pinanggalingan mo. Bahala ka. Ang bala ko sana, pagtakpuin ko kayo sa isang neutral na lugar para mapag-usapan ninyo ang inyong mga problema. Sa akin ay ayos o yun, Chairman. Pero sana, share ning taga muna unan yung nilapitan bago kayo lumapit sa akin. Ay, traitor ko yun, eh. Baka mamaya makatakbo kami at tumilos yun ang masama. Aba, ay check na makakaya riyan. Kung ganun, pakikiusapan ko na si Chairman Victor na puntahan si Erring Taga. Ayos lang sa akin. Puntahan natin. Alam ko na kung bakit kayo nagpunta rito. Chairman Baleng, Chairman Victor, para aregluin kami ni Bertong Cobra. Yan naman, eh, kung pwede lang kitang pakiusapan. Sa katotohanan niyan, pare, nakausap ko na yung kabilang pangkat na kayo magkaharapan. Payag sila. Ewan ko lamang sa'yo kung papayag ka. Ano? Sige, pupunta kami. Pero hindi para makapag-aregos ka nila. Pag-aanday ko ng mga bata ko. Sa inyong dalawang pangkat, ibaba ninyo ang inyong mga kargada. At mag-upad kayo ng inyong mga damit. Para makasiguro ko na wala kayo nakatagong dala. 90 na yan nyo ba?
Bakit ayoko yung kumilos? Ayaw ninyo kong pagbigyan? Ayoko yung pareglo sa akin? Bahala kayo! Paalala lamang to sa inyo lahat. Pare-pareho tayo taga-tundo. Iisang likaw lang ating biduka. Hindi tayo dapat maglaban-laban. Ngayon, kung ayaw kayo sa akin, pakiusap. Bahala kayo. Magtalo-talo kayo. Yang mga armas nyo, ilabas ninyo. Umpisa na natin. Sige. Kayo dyan. Umpisa nyo. Go. Humad ang mga damit! Sabi ko sa'yo, mga kakos ako, si Bakir at si Samuel. Mga teatro na kabilito yan. Samuel. Samuel. Dito. Nag-usap ko tayo sa presyo kung kano? Anil, sinusap mo na ba sila? Hindi pa eh. Ayaw nilang magbigay ng presyo. Para sa amin, mula tayo hindi dapat pagkasuduran. Pero eh, sumusunod lamang sa magandang pag-ipagkaibigan. Kosa. Para ka palang makata. Ano ba ibig mo sabihin mo? Mas importante sa amin ang magiging pagkabigan natin, kung sagali, kaysa ngipitay namin ngayon. No, ayos pala itong makakwasa mo, ha? Yung plano, maayos na? Oo, hindi mo daw problema sa kanila kahit hindi nila kilala si Victor ng personal, eh. Basta alam nila ang lugar, yari yun. Abisado ko lang itong makakwasa ko, eh. Magandang gabi naman. Ate, bakla ba kayo? Oo. Oh. Patila yata, wala kayong pulutan. Halo. At sito, sikweta nga dyan. O, pampulutan. Salamat to, Chairman. Wala lamang gulo, ha? Wala. Oo, wala. Sige. Para pwede ba magtanong? Ano ho yun? Saan ba dito nakatira si Victor Lopez Jr.? Ah, si Chairman? Bakit? May usapan kasi kami magkikita ngayong gabi. Ah, ganoon ba? Nandoon siya, nadaan ako nga eh. Kusa, pakawalan mo naman ako dito. Ang baho rito eh. Magdudukot ka tapos magre-reklamo ka. Gusto mo, samahan ko kayo. Di na, iwanan mo na ang kotse mo. Maglakad na lang tayo. Limano yan dyan. Tayo na. Pare, ayun oh. Ayun si Chairman Victor oh. Chairman Victor! May naghahanap sa inyo! Oo kayo! Anong kailangan? Magandang gabi sa'yo, Chairman. Bakit? Hindi ko! Hindi ako si Chairman! Hindi ko! Yayariin ninyo ko, ha? Ako pa ng lakad, Manin. Ako na. Bakit ko sa? Wala ko matiwala sa amin.
Hindi kasi sumabla yung mga unang sinuga namin doon eh. Bigyan nyo kami, Pausa. Hindi yan. Go. Ito kayo entra ha. Kaya hindi na lang sila. Ah, Pausa. Dodoblin ko ang lagay nyo. Dito tayo. Kosa, si German Victor nandito. Swerte natin, hindi na natin hanapin pa. Asan sila? Doon, sa sulok. Nanay? Nanay! Inay? Elisa? Elisa! Inay? Bakit anak? Problema na naman. Pasok ka muna, magkape tayo. Problema, anak. Eh, nakausap kami ng ministro. Oh. Tinitiwalag ako eh. Bakit? Dahil doon sa tupado ko. Sa pagsusugal ko. Hindi nila ako maintindihan. Pero nagpaliwalag na ako na lahat ang kinikita ko sa tupada, eh tinuturo ko naman sa mga mahihirap. Eh, ayaw rin eh. Bayaan mo, anak. Darating ang araw. Maliliwanagan din nilang lahat. At di lang yun ay, si Senny, lagi kami nag-away. Oh. Bakit na naman? Kasi ho, ilang beses ko na siyang kinakausap. Para makasundo kayo. Ayaw pumayag eh, patigas ang ulo. May katuwiran naman si Senny. Di lang asawa mo. Dapat eh, pinag-uupulan mo rin siya ng oras at pagmamahal. Hinahanap din na yun eh. Huwag mo nang awayin. Hindi naman ako nagkukulang sa kanya ngayon. Seselos lang mo. Kayaan mo na. Victor, napatay na pala sila Maning ng PC. Nabasa mo ba? Oo. Galit ka pa ba sa akin? Bakit ba pag nakakita ka ng saranggola, parang lumilipad yung isip mo? Ngayon ko pa napapansin yan sa'yo eh. Ngayon pa maniligawan mo ako. Kasi ang saranggola ay parang buhay din ng tao. Kapag ang saranggola ay nasa itasan ng langit, siya'y tinitingala. Katulad din ng sa tao. Kapag siya'y mayaman at makapangyarihan, tinitingala din at ginagalang ng lahat. Ang sa saranggola naman, kapag siya'y nalagutan ng pisip malagwa, hindi niya alam kung saan siya babagsak. Kung sa tubig, sa lupa, o sa sabi sa puno ng kahoy o sa baso niya. Ang sa tao naman, kapag siya'y sansawi at mahirap, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Walang kaibigan. Walang kumalima. Walang kakilala. Kaya ang saranggola at ang buhay ng tao ay magkahawi. Hawak pareho ng kapangyarihan ng tao. Tao na kung minsan ay malupit.
iba naghanap sa akin? Oo, Chairman. Pasensya na kayo kung naabala namin kayo, ha? Ayos lang yan. Ano ba kailangan niyo? Didelayan siya lang sana kami. Walang-wala, eh. Ah, ganun ba? Ah, Mrs., 50 nga dyan. Ito, pare. Para sa amin ba lahat ito? Pandak naman. Chairman, kung maaari lang naman, kung pwede lang, sama muna kami sa payroll mo. Saan ba lakad mo at bihis na bihis ka? Nakalimutan ko nga pala sabihin sa'yo na may barangay meeting kami ngayong gabi. Dadaan lang ko nga pala si Palindam yan para may eksama ko. Ngayon ka lang yata nagsuot ang ganyan sa meeting nyo. May mga iba naman na may display ko naman ang leather jacket ay binigay sa akin ni Gob. Alis na ako, baka naiinip na sa akin si Palindam yun eh. Eh, bakit papabango ka pa akin yan eh? Paano naman? Hindi ako nakaligo maghapon. O, sige. Tuloy na ako, ha? Hello? Hello? Hello, Mari, si Senito. O, dumaan na ba dyan si Victor? Eh kasi sinabi niya sa akin, dadaanan niya na lang daw si pare dyan dahil may barangay meeting. Nasa gano'n, magsabay na lang daw sila. Walang bang meeting ngayon, ah? Ha? Sigurado kang walang meeting? Oo. Ito, talugatulog naman yung pare mo, eh. Ah, ganon. Oo. Sige, salamat, Mare. Oo, sige. Saan ka man? Ni Chairman, ang puti. Oo nga, maputi na. Materialis pwertes pa. Alam, pare, talagang bilib ako kay Chairman eh. Ang galing sa babae. Talagang bilib ako dyan. Halos lahat ng siyota niya, pare, nakita ko. Ang galing pumili. Bilib nga ako dyan, pare. Sino yun nga kasama noon? Naroroon sinta
ba kayo? Akala mo siguro hindi ko malulusutan yung mga plantado mong alaalay, no? Teka nga muna! Ano ka ba? Teka! Ikaw babae, kilala kita, huwag kang magkakala, ugbakan kita! Ikaw nila ating tagabigaya, no? Oo nga, pero bakit ka magagalit sa akin? Kinubida lang naman ako ng asawa mo. Eh kung hindi ka pala mamalandi eh! Alam mo may asawa na! Tama na! Tama-tama ka pa sa kanya! Ayoko na makita pagmumukha mo dito, ha? At ikaw, Victor, kaya pala hinigilig pumunta dito sa Korokan. Meron kang gundina dito! Bayo! Ano ba yan? Nahuli ko, Bayo. Magnakaw ng isda. Gano'n bang karami ninakaw? Marami. Salisa ako. Yung mga isda, pagparti-parti mo sa mga tao. Eh, paano yun? Dating gawin, sintesyan mo. Talbuhin mo pagkatapos patalunin mo sa ilog. O, ito, bigyan mo sa kanya. Inay, may dala ho kami para sa inyo. Yun ang paborito niyong pagkain. Nanay Ellie, si nanay ko nagluto nito. Inay, patawarin niyo ako. Nainggit ako sa inyo noon eh. Akala ko ho kasi kayo nalamahan ni Victor. Nagkamali ho pala ako. Sorry ho, inay. Nagbibiro yata kayo. Ang laki na. Ikaw naman, chairman, oh. Parang naglalabing lang kami sa'yo. Kayong mga kaibigan ko tiga City Hall, taga NHA, pakisabi nyo lamang kay Vice Governor Ismael Matay at saka galang-galang na First Lady na hindi namin kailangan ng demolition team dito at ang perang tulong na magubuhat sa City Hall ng Maynila. Pagkat baka isipin pa ng aking mga sako na naging biktima na kulala ng tundo na ipinagbili ko sila at ipakiusap din ninyo sa kinuukulan. Nabigyan kami ng disente lugar ng paglilipatan. Kami na mismo ang gigiba sa aming tahanan. Huwag lamang sa Bulayang Cavite, sapagkat malayo ang lugar na iyon para sa hanap buhay namin. Hindi na kailangan magpadala pa kayo ng pulis, sapagkat mapayapa kaming aalis. Kung kami magkakaproblema, salo-salo kami lulutas ang problemang yan. Hindi na kami magdadamay na iba.
na kung magbibigay ng tulong ay nag-iitin ng sukle. Mga kabarangay, sangayon ba kayo sa sinasabi ko? Sangayon kayo lahat! 3,000 piso, Chairman. Malaking halaga yan. Matagal din bago mo kitain perang yan. Hindi naman mabigat ang nihilingin ko sa'yo. Ang lupang pagtatayuan ng squatters mo. Balak ko sana pagtayuan ng pabrika. Magandang lugar yun para sa negosyo ko. Simple lang. Sasabihin mo lamang sa kanila na hindi naprubahan ng gobyerno ang kahilingan mo. Maniniwala sila. Madaling lokohin ang mga yun. Yan ang akala mo, Mr. Doy. Mahihirap nga lang sila, pero hindi sila gago. Alam ko kailangan nila ako, kaya hindi ko sila maring pabayaan. Tsaka may pera ka naman eh. Bakit hindi ka nalang bimili ng lupa sa ibang lugar? Pag-iinteresan mo pa yung lupa ng mga mahihirap. Malaki na ang pagod at gastos ko para mapasa akin ang lupang yan. Kung hindi mo pinasukan, di akin na sana. Wala na akong problema. Wala akong pakialam sa gastos mo. At hindi ko kailangan tulong mo. Huwag kang kasisiguro. Baka magsisika. Panalo! Panalo na! Sige, pobring mo muna yung panalo ko, ha? Sige mo na ako. Oh, Masaro. Tape ba ka lang ba dyan? Di man. Ito nga pala yung tape na hinira mo. Tama-tama. Mapanonood kito pag-uwi ko. Taya sa bahay. Di na. Tataya lang ako sa sultado tapos uwi na ako. Uuwi na ako, ha? Hintayin ka namin mamaya ni Jenny. Ah, sige. Tara, malakas ba ang tinda mo? Okay lang, o, Chairman. Papagawin yung tulad ng tinda mo, ha? Bigyan mo yung mga bata ng tigalawa. Victor, oh. Bakit? Bakit ang tingin ko sa'yo kanina nakaluksa ka? Anong luksa? Nakadamit ng itim. Guni-guni mo lamang yun. Nakadilaw ako, oh. Pero pare, mayroong pamahiin sa amin. Pagka nakakita ng ganyan, huwag ka muna lalabas ng bahay sa loob ng 24 oras. At saka mga suot mo, ibaon mo sa lupa. Ba, sayang yun. Hindi. Delikado, pare. Sa aming iglesia, hindi kami naniniwala dyan. O sige, tutuloy na ako, ha? Mag-ingat ka, pare. Ha? Paalala ko lang sa'yo yun. Salamat. Wala yan. Diyaka muna, anak, ha? Tatawagin ko lamang ang nanay mo. Puko muna dyan. Jenny? Jenny! Bakit? Ano ba? Yung TV nga, pakibuksan mo. Gusto ko lang mapanood dito, eh. Sus Mariosip naman, akala ko naman kung gaano ka-importante. Niminsan, hindi mo pa ako ginisin pag natutulog ako sa tanghali. Tapos ngayon, gigisingin mo ako dahil lang dyan sa TV na yan, pabubuksan mo pa sa akin. Ikaw na lang, marunong ka naman, tinatamad pa ako, eh. Tumahal ko, hindi lang mapaglambingan. Sige na. Sige na. O, ito. Tumahal mo naman, eh. Ako. Dapat maganda tong tape na to. Para masulit naman yung pag-istorbo mo sa akin, ano? Ito naman, reklamo ng reklamo. Haya mo. Hindi na kita uli gigisingin, Pexman. O, halika na rin sa tabi ko. Halika na. Michael, oh. Kiss ko mami mo. Ingit siya eh. Ingit ka, no? O, tingnan mo lang kasi mangot. Malang-malang siya, napakasuloso. Suloso.
Sud-sud nga, oh. Gusto ko lang mahiga. Sige na. Aba? Sud-sud. Milagro, di ba may sabong na? Bakit ba yung panlumakad? Siguro talo ka na, no? Hindi. Gusto ko lang magpahinga. Oh, Michael, pakalis mo nga ito. Di ko makita yung pinanonood ko, eh. Yung mga bulaklak, pakalis mo. Lagay mo na lang doon. Titingnan ko PC mo. Chairman. Si Chairman, oh. Chairman. Ito yung patalo natin. Teka, ito ang sa'yo. Salamat, Chairman. O yan. Thank you. Salamat to. Swerte to, galing kay Chairman. Laban natin mamaya, bakas-bakas tayo. Teka, teka, Chairman. Paano ako? Di ka lang mabiro, ah. Kumbi yan, talaga. Dalawa. Sip-sip. Ingit ka lang. Ano ba yan? Lapit ba ang gawa mo? Oo. Teka, ah, magunta ka nga pala kay Senny. Oo. Kunin mo yung saranggola ni Michael. Oo, Chairman. Dali. Danny, sinulid niya. Ang talim, ah. Oo. Ang ganda nito. Magbubog pa kayo, ah. Oo. Duduktungan pa natin to. Daming kalaban, oh. Aling Sani, pinapakuha ko ni Chairman yung saranggola. Ah, ayun lang sa may cabinet. Sige, kunin mo. Kaya, Ricky, sasama ako sa'yo. Gusto ko kay tatay. Ah, sige, pero huwag kang malikot, ha. Baba, paano? Pagkatapos ng trabaho ninyo, mag-tabak naman kayo, ha? Ayos, Chairman. Tingin nga ng hindi mo, ha? Chairman, salamat. Naipasok mo aking anak sa trabaho. Ayos lang yan. Chairman, ito na. Ang PC nito. Eh, ando pa ako eh. Kunin mo. Si Michael, sumama sa akin. Gusto ko sa inyo eh. Ayos lang. Sige, sabi lang ako. Michael, pumasok ko sa loob. Kunin mo ko anong gusto mo, ha? Asan yung sinulit? Gagawa kami ng parisukat ni Chairman eh. Pakupad kayo. Ito na, Chairman. May palito kayo ng posporo. Pero nga, panundok dito eh. Talagyan ng parisukat. Oo. Na, ha? Oh, timbang na. Lagay, lagay dito, Chairman. Oh, tali mo. Tapos ka na, Victor!
Tama. Sa ulo. Naku. Ang anak ko.